tao. Meron akong mga batas sa silid na dapat nang sundin. Walang mga bawal sa cellphone. Ang mga gadget na gagamitin. Pangalawa, ayaw mo na hindi na hindi na mabuti sa aking klase. Patlo, bawal ang mas maganda sa akin. Okay, ngayon ay magsisimula tayo sa una nating mission. Subject ko ay biology. At ang mga kailangan natin gawin. Dahil mahal kita. Mahalin mo ko dahil mahal mo ko. KJ naman eh. Okay class, kumanda kayo sa pagsubok. Bukas. Lamig naman ang kamay mo. Baka anemic ka na niyan, ha? Tapos, ang putla-putla mo pa. Halika, punta tayo sa clinic. Mapa-check up tayo. Hindi. Okay lang ako. Napuyat lang ako kagabi. Sige, may pupunta lang sa ako. Tayo.
Patingin nga ng kuha natin. Wow! Ang ganda ko pala! OMG! Ang ganda ng kuha natin dito. Ipo-post ito sa Facebook. Aray ko! Ano ba? Inaano mo ba? Pa-epal? Inaano ba kita? Kunwari ka pa ikaw ngayon tumulak sa akin. Hindi kaya kita tinulak? Ikaw ba naman sa likod ko eh! Chef! Saan ba gusto mo, pare? Taas muna tayo. Tignan natin yung announcement. Sige, tingnan natin. Taas muna tayo. Ang gagawin natin bukas? Tingnan lang natin yung ano? Round pinto? Pare, bakit? Bakit? Pare, ano ba? Ano na dyan ka na eh? Bakit? Wala naman ako ginagawa. Pare, ano ba? Ano na dyan ka na eh? Bakit ba? Kanina ka pa eh. Pinitripano ba ako? Ha? Mula doon sa baba, kanina pa hanggang dito. Ano ba gusto mo ha? Sino ka kayo? Bakit ba? Wala akong ginagawa, nagtitext ako dito. Okay, meron tayong mga rules pagdating natin doon. Bawal ang lumabas ng mag-isa. Kailangan lahat ay magkasama. Maliwanag? Maliwanag. Okay, bawal magdala ng boyfriend. Magandang umaga po. Ako nga po pala si Meriam, ang magiging tour guide niyo sa ngayong umaga nito. Magandang umaga din. Okay, mga bata, tama na yung picture-picture. Simulan na natin mag-ibot. Go! Bakit ka na dito? Uy, Mary, halika. Picture tayo, dali. Mary naman eh. Maganda na sana yung kuha ko. Gumala ko na naman ulit. Paano ko ito mapapost sa Facebook? Mga bata, halina kayo! Excuse me, Pilipinas. Dali mo ba kami kuha ng plato? One, two, three, smile! Iha.
Bakit mo siya dinala dito? Hindi mo ba alam na napakadelikado? Ha? Ano po bang pinagsasabi niyo? Kaklase po namin siya. Kaya po kasama siya dito. Kilala mo ba yung kasama mo? Opo, si Mary. Bakit po ba? Alam mo ba kung ano yung kasama mo? Siyempre po, tao, babae. Bakit po ba ninyo tinatanong? Dati akong espiritista at nakakakita ako ng mga kaluluwa. At yung si Mary'ng kaibigan mo ay isang kaluluwa na lamang. Baka siya yung nasa panaginip ko. Napanaginipan mo? Ibig sabihin humihingi siya ng tulong sa'yo. Nakikita mo siya dahil ikaw ang napili niyang tutulong sa kanya. Ang mga kaluluwa ay pumipili ng inosenteng tao na tutulong sa kanila. Hindi sila nakakakita maliban na lang kung gusto nila itong paramdaman. Baka naghahanap siya ng hustisya dahil sa pagkamatay niya. Bagyo. Tulungan niyo ako. Bakit? Ano nangyari? Bakit iyo? Ano nangyari? Babayaran mo ang sakit. Patawarin mo ako, hindi ko sinasadya. Nakatira lang talaga ako. Hindi mo sinasadya? Pinagpilitan mo gasain ako. Tapos, pinatay mo pa ako? Nag-aaral ako ng mabuti para maabot ang pangarap ko at ng pamilya ko. Bigla mo na lang kunin ang lahat sa akin. Ba't pati buhay kong kinuha ko? Bakit? Tawarin mo na ako. Hindi matatahimik ang kanyang kaluluwa kapag hindi niya nakakamit ang hustisya. Pero ang Panginoon lamang ang may karapatang magbigay ng hustisya. Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Tayo ay magdasal. Siya. Salamat po. Tahimik na ang kanyang kaluluwa.